Hello po, another video for Meatlog DIY Project. Ito po ang TUYA 4-in-1 Smart Door Lock. Ngayon po, ituturo natin kung paano siya i-setup at paano i-access ang 4-in-1 TUYA Smart Door Lock. Bakit ba siya tinawag na 4-in-1 Smart Door Lock? Dahil meron siyang 4 ways na para ma-access at mabuksan ang ating Smart Door Lock. Ano nga ba yung mga ways na yun? So syempre, unang-una, ang Master Key. Pangalawa, keycard, pangatlo, ang pin, at ang huli, ang fingerprint. I-setup na natin ang 4-in-1 TUYA Smart Door Lock. Ang una natin ituturo ay kung paano i-add ang user ng fingerprint, pangalawa, ang keycard, pangatlo, ang pin code. Simulan na natin. Start na natin mag-add ng user. Una, press natin yung asterisk. Pag lumabas na yung asterisk, press number sign. So, nag-error siya. Ulitin lang natin. Asterisk, then number sign. So, nanghingi siya ng admin information. So, akin is yung right thumb. Press 1 for admin setting. Press 2 for user setting. Press 3 for system setting. So, yun yung mga choices natin. So, ang i-add kasi natin, user. So, dun tayo sa number 2. Press 1 to add user. Press 2 to delete user. 1 is to add. 2 is to delete. So, punta tayo sa 1. Enter unlock information. So, unlock information nga, gaya nga nasabi ko kanina, i-add natin yung fingerprint ko sa kaliwa. Please enter again. Ilalagay lang natin ito ng 4 na beses. Please enter again. Please enter again. So, last na. 0, 1, 0. Successful. Enter unlock information. So, ibig sabihin, registered na yung left thumb ko. So, ngayon, humihingi ulit siya ng another na information na i-unlock natin, i-encode natin. So, ang ilalagay natin is yung keycard. So, ngayon, nag-lock na siya. Ulitin lang natin yung process. So, ulitin ulit natin. Asterisk. Number sign. Enter admin information. Admin information. Press 1 for admin setting. Press 2 for user setting. User setting tayo. Press 3 for system setting. Press 1 to add user. Add user tayo ulit. Number 1. Unlock information. So, ano yung gagamitin natin? Yung keycard na. So, itatap lang natin siya dito. So, nailagay na natin yung isa. Ulitin ulit natin yung isa pa. So, ibig sabihin, naikarga na natin ito dalawa. Ngayon naman, ang isusunod natin is yung pin code. So, try natin. 1, 2, 3, 4. So, yun na yung sa pin code. Ngayon, itatry na natin siya lahat kung gagana siya pagka ginamit natin yung ating mga in-input o nilagay na mga user para dito sa ating 4-in-1 Smart Door TUYA lock. So, first, itatry natin yung left thumb ko. Unlocked. Yun. Gumana. Then next, try naman natin yung keycard. Unlocked. So, gumana din. Yung isa pang keycard, kasi dalawa yung keycard natin. So, gumana din siya. Ngayon naman, ito try natin yung pin code. So, press mo muna yung asterisk para lumabas yung mga number. Tapos, try mo yung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Enter. So, nag-failed. Kasi nagkamali tayo ng pag-input. Dapat pala, i-press pa natin yung number sign to enter. So, itry lang natin ulit. So, ngayon, wala tong pin code. Kahit ulitin natin. Wala. So, ngayon, i-input natin siya. Asterisk. Number sign. Admin information natin. Press 1 for admin setting. Press 2 for user setting. Number 2. Press 1 to add user. Add user, press 1. So, yun nga, unlock information. So, nagkamali tayo dun sa pin code. Ulitin lang natin. So, press 1, 2, 3, 4, then enter sign. Please enter again. So, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 3. Successful. Enter unlock information. So, ngayon, okay na yung pin code. Itatry na natin siya i-open. Press 1 to add user. Back lang natin. Back. Okay. So, ngayon, papasok natin yung ating pin code. Enter. 1, 2, 3, 4. Unlock. So, kanina, hindi siya pwede. Ngayon naman, okay na. So, ulitin lang natin. 1, 2, 3, 4. Number sign.
So, ganun po. Yun po, o paano mag-setup at mag-add ng mga user dito sa ating TUYA 4-in-1 Smart Door Lock. Ngayon naman po, ituturo natin kung paano i-delete yung mga user. So, natatandaan ko kanina, yung PIN code, ang user number niya is 13. So, ngayon, ipipress lang natin yung number 13 para i-delete. So, paano natin ito gagawin? So, ganun ulit. Press lang natin yung asterisk. Asterisk, number sign. Admin information ulit. Plus 1 for admin setting. Plus 2 for so, user ulit tayo. Plus 3 for system setting. Plus 1 to add user. Plus 2 to delete user. So, ngayon, sabi niya, press 2 to delete user. So, itatry natin yung press 2 to delete. Plus 1 to delete by number. Plus 2 to delete all. So, as sinasabi niya, press 1 by number. So, kung lahat mo i-delete, press 2. Eh, ayoko nang i-delete lahat. Gusto ko lang yung PIN code. So, press 1. Enter serial number. So, ano yung ilalagay natin? So, yung number 13 na last na PIN code ang ilalagay natin. So, 0, 1, 3, enter. Successful. Enter serial number. So, ayun na. Natanggal na yung 0, 1, 3. Failed. Enter serial number. Ah, okay na. So, natanggal na natin yung 13. Hindi na natin kailangan ulitin. So, ngayon, itry natin kung deleted na talaga yung PIN code na 1234. So, ngayon, itry na natin i-input yung code natin. 1, 2, 3, 4. Enter. Failed na. Kasi, na-delete na natin siya sa user number niya na number 13. So, ibig sabihin, yun yung pinaka-last na inilagay natin na admin user information. So, itry natin ulit kung talagang wala na siya. 1, 2, 3, 4. Wala na. So, ngayon, ang pwede lang natin na gamitin yung mga na ilagay natin ng mga user na gaya ng keycard, thumb, at saka ang master key. So, paano ba natin ginagamit yung master key? Yung master key, insert lang natin dito ng paganyan. Hindi to tulad nung iba na yung ordinary na mga susi natin na pag ginanon mo, bubukas na. Hindi. Siya, kailangan mo pa siyang i-bend. So, pag hindi siya nakano, hindi mo siya malalak. Hindi siya mabubuksan. Naka-steady yun nandito. So, i-twist mo lang papuntang counterclockwise, then okay na. So, ayun. Sana po natutunan nyo kung paano mag-set up at mag-add ng user at mag-delete ng user dito sa ating 4-in-1 Smart Door TUYA Lock. Salamat po! Ito po ang Itlog DIY Project.